Mga ka-taxpayer kong minamahal, sa araw na to ay i-discuss ko sa inyo yung mga, sasagutin ko na lang yung mga questions na nandito para matutunan nyo rin po yung anong dapat gawin, okay? Kadalasan na itinatanong sa akin yung nakasulat sa screen. Pag mayroong BIR letter of authority ako, saan papunta? Katulad ng maraming experience ho natin, tayo hong lahat ay actors and actresses ng buhay natin. At ang BIR officials at employee, mga actors and actresses yan. So, bilang mga actors and actresses ng buhay natin, eh, gusto natin maging bida. Ayan. Ang BIR, gusto nilang maging bida rin. Bakit? May incentive. Yung mga revenue officer, eh, pwede ho silang ma-promote o kaya magkaroon ng bonus pag malaki ho yung collection nila. Regardless kung yung kanilang method of increasing their collection, meeting their collection targets or quotas are in accordance with our tax laws, regulations, and jurisprudence. Magandang araw kay G. Santander. So, unahin natin yung question na nandito sa aking YouTube. Ayan po yung question. Hindi ko lang alam kung nababasa ninyo. Maliit eh. Sabi niya rito, na, ang ganda ng question nito eh, galing, ewan ko lang, paano ba natin palalakihan to? Ayan, maliit eh. Read more. Ayan. Ito po yung binabasa natin. Paano ka ba lalaki? Paano ka lalaki? Eh, ayaw lumaki. Aha. Sabi dito, Sir, magandang gabi po. May tanong lang po ako. Sir, liable po ba ako sa bayarin ng misis ko sa BIR? Kasi po, dati sa business namin, sa kanya nakapangalan at nahinto na sa mga kadahilanan. Sir, hindi namin na-close sa BIR 8 years ago. At ngayon, may bago kaming business at sa akin nakapangalan. Liable po ba ako sa kanyang penalty sa BIR? Salamat po. Pasensya na kayo, natatawa ako. So, nagtayo sila ng business, ipinangalan niya dun sa misis niya. Tapos, nagsara yung business, hindi naman isinara sa BIR, sa LGU, at sa PhilHealth, pag-ibig. Yeah, kailangan nyo isara yung business nyo sa mga registered government agencies. Ano? SSS, PhilHealth, pag-ibig, nako, patay kayo dyan. May tax evasion. Ang tawag naman pala is premium evasion. So, may liability ba yung asawang, yung lalaki, yung asawang lalaki, dun sa tax ng asawang babae? Maalalahanin nyo, yung mag-asawa may sariling tax identification number. Ibig sabihin, separate and distinct silang taxpayer. Kaya lang, ang sinasabi niya rito, liable ba siya sa utang ng asawa niya sa BIR? Alam naman niya, may utang kasi 8 years na hindi sila nag-close eh. So, meron bang liability yung lalaki dun sa utang ng babae? In general, wala. Wala talaga. Kaya lang, mayroon ho kasi kayong pinipirmahan na tax return. At hindi ko maintindihan yung tax return natin dito. Bakit kinocombine yung income ng lalaking asawa at yung income ng babaeng asawa? Parang sinasabi na dapat kayo ay mag-file ng joint BIR form. Ako po ay tinatanggihan ko yan at kung may nakikinig na congressman at senador sa akin ngayon at yung magiging bagong presidente sana,
baguhin nyo ho yung BIR form. Dapat ho yung mag-asawa hindi ho nagpa-file ng joint BIR form. Okay? Kasi pag nag-joint BIR form ka, bossing na nakikinig ka sa akin ngayon, kasalanan ng asawa mo ay kasalanan mo. Kung nakapirma ka sa joint BIR form, annual BIR form. Kung wala naman, sir, hindi ka nagpirma doon sa joint ninyo, doon sa BIR form, yung annual income tax return, wala kang dapat ikatakot. Ayan, yan po yung unang question na sinasagot natin. Pangalawang question na sinasagot natin, andi dito rin. Sabi niya rito, sir, ayan, mga humihingi ng tulong sa atin eh. Sir, may tanong ako. Nalilito din ako. May kakilala ako. Ayan. Actually, tingin ko siya to. May kakilala ako na nagre-rent. Tapos, yung 0619E niya, pabago-bago ang amount. At ang sabi din ng ate ko, ate niya, wag daw mag-withheld o dapat zero payment lang daw kasi hindi naman daw na puro daw nagfile sila nagpa-file sila parang hindi nagpa-file ng tax return. Nalilito ako sir, di ba dapat kung ano ang nakalagay sa contract of lease yun ang kukunan ng 5% kaso di sila sumusunod sa contract. Salamat sa sagot sir. So, ganito po yun. Lahat naman ho ng transaction sa buong mundo ay nagsisimula sa contract. Ang contract, may consent, may contracting party, at saka mayroong amount. O, diba? Yun yun eh. So, bubuksan ko lang aircon ko. Ganito yung bossing. Magwi-withhold ka ng tax based sa contract kung naging due and demandable yung amount dun sa contract at na-record mo na sa libro. Ayan. So, based sa contract yun. Under the law, ang withholding tax is accrual basis of accounting. Ngayon, yung pabago-bagong amount, pwede naman yun kung ang contract nyo, halimbawa, is mag-rent ka ng 20,000 a month. Pagkatapos, nagbayad ka ng 30,000 this month, definitely, hindi ka pwedeng mag-withhold sa 10,000 kasi binayad mo 30. So, ang withholding tax is based sa 30. Ayan. So, halimbawa naman, ang contract nyo is, again, 20,000 a month, pero ang binayad mo is 10,000 lang kasi wala kang pera. Ang withholding tax mo is based sa 20,000 kasi yun yung nasa contract. At ang nakasulat sa batas is, liable ka sa withholding tax once na yan ay naging due and demandable yung nasa contract. Kaya very, very important, maganda yung paggawa nyo ng contract. Nagtuturo ho ako para makaiwas ho kayo sa tax using contract. Yan po yung sagot ko sa iyo, bossing. Okay? Sa pabago-bagong presyo ng withholding tax doon sa iyong lessor. Ngayon, merong isa ritong nagsasabi, hindi ko mapapakita sa inyo kasi letter ito. Sabi niya, what are the points of our case that would give us the advantage? What will be our strategy in the courts? Maraming court, isa lang siguro. Ang pinag-uusapan dito ay deficiency tax assessment. May papakita ho ako sa inyo, which is hindi pa pala nakalagay sa screen. So, ilalagay ko ho sa screen para makita ho ninyo yung progression. Bakit? Ang tanong eh, anong, nasa court na kagad yung utak eh, masyadong advanced. Okay. So, dapat bang maging advanced ka? Tama naman yun. Pero, one step at a time, siguro. So, ito po yung progression ng letter of authority. Anong ibig sabihin ng progression ng letter of authority? So, sa mga estudyante ko, at sa mga sa general public at sa mga na sumusubaybay po sa atin, ito po yung procedure. Ito po yung storytelling ng BIR. Bago po magsimula ang letter of authority, ito na po yung story to be told
Ayan, mas maganda siguro yun. Story to be told later on. Story in the making, kumbaga. Ayan. So, ano yung story na gustong mangyari ng BIR? Number one, dito sila magsisimula. This is the number one. Okay. Issuan ka ng letter of authority with checklist 1A. After that, dederecho yan sa first notice, number 2. Kung mapapansin nyo, itong diamond na kulay green, ito po ay right po ninyo, taxpayer's right. Hindi ho pwedeng pumunta ang BIR sa second notice kung wala ho kayong consent. So, habang in-exercise nyo tong consent na to, parang muscle yan eh. Okay? Ang muscle, yung right kasi, parang muscle. Pag ginagamit mo yan, lalo yung tumitibay, lalo yung lumalakas, lalo yung nagiging kapakinapakinabang, at lalo yung nagpapahealthy sa'yo. Ganon ang ginagawa ng right pag ine-exercise mo. Pag hindi mo in-exercise yung right mo, mapapansin mo, tinutubuan niya ng mga sakit. Okay, for example, magkakaroon ka ng gout, sakit niya na. Magkakaroon ka ng kung ano-anong nararamdaman mo because hindi mo siya ginagalaw, static. Okay, stagnant yung ano mo, static, stagnant yung galaw mo. So, the best po, bago ka, to deprive the BIR, revenue officer, na gawin niya yung gusto niyang mangyari. Kasi yun, may plano na eh. Lahat yan, lahat ng nakikita nyo rito ay gustong mangyari ng BIR. This a pre-plan. Kasi pag nagawa niya yung pre-plan na yan, mananalo siya. Mananalo. Sigurado, sir, panalo ang BIR. So, the objective here is to prevent the BIR from winning the case. The objective here is you to win the case, not the BIR. So, the question is, ano advantages natin? Yun yung tanong niya. Exercise your right. So, lahat yan, lahat ng mangyayari, bago tumalon yung BIR sa second notice, meron kang right. Okay? Pag pumunta yung BIR sa subpoena, may right ka. So, pwede mong pigilan yung subpoena bago magkaroon ng subpoena. Yun yung sinasabi ko. So, ngayon, itong ating nanonood sa araw na to, sinasabi niya, pupunta ng court. Nasaan ba yung court doon sa situation? Ito yung court. So, DOJ at saka Supreme Court. Ang layo na ng napuntahan, di ba? So, kung dito ka naman nagdaan sa assessment, nakarating ka na dito. 'Di ba? Bago ka makapunta sa court kasi kailangan ng BIR ng CA o complaint affidavit. Bago siya makapunta sa court. So, kung mape-prevent mo 'tong complaint affidavit, di hindi ka pupunta ng court. 'Di ba? So, ano objective, sir? Kung nasa assessment ka, edi prevent mo 'yung pagpunta ng BIR. 'Di ba nasa LoA ka, edi prevent mo makapunta siya rito. Okay, o pag mayroon ka na rito, edi prevent mo siya makapunta ron. And of course, it follows. Ganun lang po, i-prevent ninyo. Ganun lang kasimple. O ngayon, itong nagtatanong dito, nandito pa lang siya. Preliminary assessment notice. So, ang daming right, 1, 2, 3, bago makapunta dito. Diba? 1, 2, 3. So, wala pa tayong pinag-uusapang court. At wag nyong ilagay sa utak nyo na pupunta kayo ng court. Kasi yung universe natin, pag yan ay kine-claim mo, ibibigay sa'yo. So, wag mong i-claim. Diba? Ganun lang ka-simple. Susunod, ano advantages natin ng court? The court itself
is an advantage because it is a forum, it is a place where you will present your evidence. So, the court is an advantageous option. Diba? Ganun lang yon. So, huwag kayong matakot sa court. The court will, nandiyan ang court para yung equality, ha? Privilege mo sa batas, makuha mo. Kasi hindi bibigay sa iyo ng mga BIR, lalo na yung mga sakim at saka yung manananggal dyan, eh, nangahanap ng dugong masisip-sip yan. Diba? Ano ba strategy natin pag nasa court tayo? Diba? Yun yung susunod. What will be our strategy in the court? Napakasimple lang. Stick to the truth and provide pieces of evidence to support the truth. From the very beginning, kung ako kinukuha ninyong tax specialist, wala kayo, sasabihan ko kayo ng masasakit na salita because gusto ko na hindi kayo mapunta sa court. Diba? Yun na naman ang objective ko eh. Saktan kita. Ha? Saktan kita ngayon kaysa malaman mo niloko kita. Nag-withheld ako sa iyo ng information. Nag-omit ako ng mga relevant facts. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko gagawin yan sa mga kaibigan kong taxpayer. Hindi ko ipagkakait sa inyo yung karapatan ninyo. Ang dami nyo, actually, mas marami ang karapatan ng taxpayer kaysa sa BIR officials. Ang problem, hindi nyo ginagamit. Kaya, nalulumot. Nagkakasakit kayo. So, ano strategy sa court? Simple lang. Number one, stick to the rule. Number two, support the rule with facts. Tapos na. Yun lang naman ang requirement eh. Diba? Ano strategy? Meron akong tinutulungan taksipeyer. Napakasimple-simple lang yung kaso eh. Kasasuan ako ng tax evasion. Ako, mananalo ka sa tax evasion. Why? Yung degree of violation of our tax laws, regulations, and jurisprudence ng BIR para kasuhan ka ng tax evasion. Kasi ang daming omission eh. Madaming misrepresentation, madaming perjuring ginawa itong BIR officials na ito eh. Is mas malaki sa ginawa mong tax evasion. Kung tax evasion talaga yan. Kasi hindi ko pa nakikita yung buong records eh. So, kung mas malaki kaysa sa yung ginawa sa'yo, ano yung pinakamalaking kasalanan ng BIR na magka-cancel ng assessment mo kahit na mali ka, meron ka talagang ginawang kalokohan, pero mananalo ka. Ano yung pinakamalaking advantage mo para manalo sa BIR? Nasa Constitution, violation of due process. Yan naman lagi ginagawa ng mga BIR officials. Sanay na sila dyan. Expert na nga sila rin. Sa loob ng napakadaming taon nila, sandaan taon na raw sila eh. Ang karamihan na ginagawa nila is violation of due process. So we, kung yun ang ginagawa nila, so we stick. What is the advantage? The strategy is stick to the due process. Yun. Ano advantage natin? Yun. We stick to the due process and of course, we support our position with pieces of evidence. Dalawa lang. O the other question, ano yung question? What would be the main points of the BIR? How do we refute these points? Napakasimple. Ang points nila is nag-violate ka ng batas. Yun lang yun. If there is no violation of any tax law, regulation, or jurisprudence, edi wala tayong dapat ikatakot. Diba? Paano natin i-refute yun? Edi, very simple. Again, sabi ng batas, you must support your refutation with facts and law. Without facts, without law, ano i-re-refute natin? Wala. Diba? So, papapansin ninyo mga bossing ko, ang sagot kasi dito is, na ano yung na-violate mong batas? Hindi nyo tatanong natin yun eh. And number two, mayroon ka bang ebidensya na na-violate mo yung batas? O eh, dalawa lagi. O di, ang panglaban doon, hindi kami nag-violate ng batas. Bakit kayo hindi nag-violate ng batas? Ito yung pieces of evidence. Balik ulit tayo doon sa dalawang requirements. Di ba?
So, we would like to actual cases. Ah, ang dami. Bigyan ko kayo ng actual cases. Kaya nga, okay. Anong actual cases ang kailangan natin? Napakadami. Actually, binabasa ko yung number one, actual cases. Basahin nyo yung kaso ni Judy Ann Santos, yung artista, na paano nanalo sa BIR. Criminal liability yon. Pero, nanalo siya. Ang nagtataka ko doon, nanalo siya, pero nagbayad siya ng tax. Eh, under the law, pag kinasuhan ka ng kriminal, pakukulong ka, at the same time, magbabayad ka ng buwis. Kakaiba yung kay Judy Ann. Okay? Hindi siya nakulong, pero nagbayad siya ng buwis. Kaya, lagi kong sinasabi yan sa mga lecture ko, pag-aralan mo yung ginawa ni Judy Ann. Tapos, yung mga video ko, meron akong mga lecture tungkol sa, isa pa, BIR versus Lascona. Nanalo si Lascona because ang BIR hindi gumamit ng tax code. Ang ginamit ng BIR, generally accepted accounting principle. Anong ibig sabihin? Ano yung pinagbabawal ng technique ng ating Supreme Court? Ito yung paggamit ng generally accepted accounting principle. Kasi, hindi ka mananalo pag gumamit ka ng generally accepted accounting principle. Gayahin mo si Lancaster para ikaw ay manalo. Yun lang. Kaya ano sabi ng Supreme Court, mabuti pa si Lancaster gumamit ng tax code yung BIR, hindi. O di therefore, kung nasa tama ang kaisipan mo, gumamit ka ng tax code. Diba? Ganun lang kasimple yun, sir. Kung poproteksyonan ko kayo, napakadali ko kayong proteksyonan. Kaya ko yung proteksyonan. Alam ko ang rules ng BIR. Pinamimigay ko na nga eh. BIR collection manual. Kumuha kayo noon, 322 pages. Hindi nyo na kailangan si tax specialista. Ano doon na lahat ng sikreto ng BIR? Gamitin nyo. Ano pa? Revenue Audit Memorandum Order 1-2020. Revenue Audit Memorandum Order 1-99. Walang nanalong BIR official dyan. Wala. Ano pa? Revenue Memorandum 53-2010. Walang nanalong BIR officials dyan. Grabe. Yun lang ang kailangan mo. Wala nang iba. Okay? Ano pa yung mga tanong dito? What will be the cost implication as well as work involved po us? Wala. Eh, dilalaban mo yung katawa. Siyempre, kung meron kang ginawang kalokohan, bayaran mo yung tax due. Yun lang naman ang hinahabol sa iyo ng BIR eh. So, kung tama yung computation ng tax due, bayaran mo lang. Eh, bakit ka matatakot sa pagpabayad ng buwis? Eh, utang mo yun. Ngayon, kung hindi mo babayaran yung buwis na utang mo, ay definitely, kakasuhan ka ng kriminal kasi kumuha ka ng property na hindi iyo. Ninakaw mo yung property ng gobyerno. Eh di tawag sa'yo, magnanakaw. Eh di, ang mga magnanakaw, eh di hinuhuli ng pulis. Ipinakukulong. Pero kung sinabi, oy, kinuha mo yung pera ko, balik mo. Eh di balik mo, soli mo, wala ka ng kaso. Ganun lang. Okay? Pero, ano yung involved? Siyempre, mag-release ka ng cheque. Yun yung work. Diba? So, kung tatanungin mo ko, kaya ba kitang ipaglaban kung sakasakaling yan ang problem mo? Kaya! Actually, meron nga akong, nandito na, total, nandito na, ipopromote ko itong nasa taas. Ayan. Join the Tax Specialista Class Consulting and Mentoring yan. So, pag nag-uusapan natin, assessment. Meron akong ilalabas na offer sa inyong lahat. Kung gusto ho ninyong mag-undergo ng training about assessment from notice of discrepancy, preliminary assessment notice, formal letter of demand and final assessment notice and final decision on disputed assessment. Kasama ninyo ako all the way. Yan ang hinaano ko sa inyo. Kung sasama kayo sa klase ko. So may joining fee yan. At may monthly kayong babayaran. At konti lang yung kukunin ko. At tatanungin nyo ako magkano mahal. Mahal ang sumama sa klase ko. Kasi
ipoproteksyonan ko yung buo ninyong organization. So, strategy sa court, ang simple lang. Ah, follow the due process of law and definition of terminology. Ano yung problem ng mga taxpayer? Yung chart of account nila ay walang definition of term. Kaya laging mali. So, susunod. What will be the cause? Okay, what will be reappear? Pag naglumaban tayo sa BIR, isa lang namang court na pwede nating puntahan, Court of Tax Appeals. At yan ay nandito sa Quezon City. So, kung outside kayo ng Quezon City, pupunta kayo ng Quezon City. Kung hindi kayo makakapunta ng Quezon City, pwede kayong magtalaga ng lawyer. Okay, may mga lawyer tayo dyan. Andyan si Attorney Sara, Attorney Linus, Attorney Gemma, Attorney June. Babae ho yung si June, ha? So, kung gusto ho ninyo ng prepaid na servisyo nitong mga taong to, please contact me. Ako ho ang mag-a-arrange. Ipaglalaban ko kayo dito sa mga lawyers na to na kayo po ay protection na nila. Okay, magagaling tong lawyers na to. So, mga kasama ko sila. Okay, number 4. How long it usually take for a case to be resolved? Actually, kung tatanungin niyo ako, yung kaso kong tax evasion sa BIR, it took the BIR 7 years. So, tax evasion case yun. Nanalo naman ako doon. Yung another case na tax evasion ko rin, itong BIR, walang katapusan ng pag-tax evasion sa akin. Natapos lang ho ng 90 days. Ayan. So, nag-a-appeal yung BIR. Hindi dapat ma- Sara, ulot ka lahat. Kailangan ba tax evasion si Mr. Maestro? Ayan. Kaya ho ako tina-tax evasion kasi tinuturo ako kayo ng tama. Yun lang ho yun. Sa totoo lang, galit na galit yung mga BIR na merong questionable ang attitude at questionable ang kanyang mga plano. Ano? Huwag ho kayong mag-alala kung gaano katagal. Ang pag-usapan ho dyan is, yung time kasi is a factor beneficial sa taxpayer, hindi beneficial sa BIR. Why? Every year, tumatakbo yung Congress at Senado natin, nagbababa ng mga batas. Baka mamaya, sa tagal ng pagdidesisyon ng korte, magbaba ng magandang batas para sa inyo. Di panalo kayo. Again, ang ikapapanalo nyo, number one, due process, sumunod kayo sa batas, and number two, yung inyong dokumento, documentary evidence, ang sabi ng mga lawyer. Sa akin is, ang tawag ko dyan ay documentary accounting. It's more than accounting. So, sumunod lang ho kayo sa procedure. Napakadali, sir, ng taxation. Sabi rito is pwede bang mag-appeal ang BIR? Pag natalo BIR? Yes! Hanggang Supreme Court yan, pwede silang mag-appeal. Pag natalo ang taxpayer, pwede ba siya mag-appeal? Yes! Hanggang Supreme Court yan. So, 20 years ang aabutin bago matapos yung isang kaso simula sa Court of Tax Appeals hanggang Supreme Court. Kasi sobrang busy ang Court of Tax Appeals at lalong sobrang busy naman ang Supreme Court. Usually yan, 20. Pinakamababa na, 10 years. So, meron daw narinig na, oy, yung kaibigan ko nag-garnish. Paano mape-prevent yung pag-garnish? Simple. We go to the court para hindi ka mag-garnish. Okay? Or, sinabi ko na rito, Court of Tax Appeal is the best. Ma-present mo lang na mayroon violation ng BIR sa due process? Wala kang problema. Ililip mismo ng court. Alam mo naman, ang decision ng court is law of the land, law of the Philippines. So, therefore, may law kang hawak na hindi ka pwedeng i-garnish o ilip ng BIR yung ginarnish sa'yo. Mape-prevent ba ang garnishment? Mape-prevent. Andi dito na nga yung sikreto. Lahat ng nakikita niyong kulay, green, light, ano ba to? Neon green. Exercise nyo lang, sir, parang muscle. Diba? Exercise nyo yung puso nyo. Habang ine-exercise nyo yung puso nyo, pinapump niya yung blood.
So, nagsi-circulate yan sa buong katawan nyo. Ganon din ang pagne-negosyo. Ang negosyo, kailangang i-exercise nyo yung right ng negosyo nyo. Okay? Kaya yung mga vloggers, vloggers, kung nakikinig kayo sa akin, lumapit kayong lahat sa akin, at libre po, walang bayad. 1% lang babayaran yung tax. For example, kumikita kayo ng 3 million pesos, ang babayaran nyo lang tax sa loob ng isang taon is 30,000. Itutulungan ko kayo na bayaran lang ninyo is 30,000. Pero yung hindi susunod sa akin, ang babayaran dyan ho niyan is mga 30% of 3 million, which is 900,000. Kung mag-optional standard deduction yan, siguro mga 600,000 ang babayaran o 500,000. Hindi ko masyadong kinocompute. Estimate lang sa utak ko yon. So, imagine ninyo, kung gusto nyong magpatulong sa akin, 1% lang, 30,000 versus 900,000, yung ayaw magpatulong. Or, 30,000 versus 500,000 dun sa mga marunong sa optional standard deduction. So, ito pong mga bagay na to na tinatanong sa atin. Wala hong mangyayaring warrant of garnishment. Walang mangyayaring warrant of garnishment. Kung dito po, itong procedure na to, ang garnishment ho, magsisimula dito. Dito sa lugar na ito. Nakikita nyo ba yan? Baguhin ko kulay nito. Dito ho, sa ilalim na to. Yan. Dito yung WOG at saka WDL. Diyan sa ilalim ng FD. Final decision. Eh, ang FD pa lang ha, final decision ng commissioner, it will take 5 to 6 years. Oh. So, ano ngayon? 2022. O, oh, magdi-decision 2028. Bago na naman ang presidente. So, ano kinakatakot ninyo? Huwag kayong matakot. So, discuss natin ngayon, later on, itong tawag nito, yung LoA projection. Saan, Mr. Maestro, papunta ang LA? Yan lang ho, kabisaduhin ho ninyo. Wala na hong panalo, BIR, sa inyo. Lagi kayong panalo. Okay? Yan lang, yan nakikitang yung yan. Ang tawag ko dyan ay LoA progression. So, meron pa ba tayong question dito sa ating mga nagtatanong sa atin? Tingnan ko nga kung meron pang question sila sa akin. Ayan, ito maganda kay, ito to. Basahin natin. Hello po. Ay, ano pa to? Hindi. Mali. Ulitin. Maganda yung isa eh. Nagparehisto siya ng libro. Ah, ito to. Sorry pala yun. Parehas pa. Ayan. Masahin natin yung kanyang kwento. Hello, sir. Nag-start po kasi yung business po January 8. And na-issue po kami yung books of accounts from BIR po January 24. So, bale po, January 8, pa din po mag-start ang recording ng transaction. Ang ganda ng question niya, no? So, na-delay ho yung pag-i-issue ng books of accounts. Eh, nag-o-operate na siya ng January 8. Na-issue yung books of accounts niya, siguro yung traditional books of accounts to, January 24. Kailan ka mag-start ng recording sa libro? O, late na yon, ha? Sabi sa batas kasi, ang recording is daily sales and daily transactions. Since hindi naman siya yung may kasalanan sa pagre-record sa libro, pagre-release ng libro, kundi yung BIR, gawa ka lang ng incident report na natanggap mo yan ng January 24 from the BIR. Specific yun. Ipanotaryo mo, paresibo lang. Yun kasi evidence mo to protect you from penalty. Sayang din naman yung 25,000 na penalty. Gawin mo na yon ngayong araw na to o ngayong linggo to. Second, kailan daw mag-i-start ng entry? January 8, kung kailan siya nag-start ng operation?
o January 24 kung kailan niya natanggap yung books of accounts. Ibig niya sabihin, anong entry lalagay ko yung January 24 at hindi ko na i-re-record yung January 28 hanggang January 23? Ang sagot ko dyan ay simple lang. Since registered ka na, COR ka na, Certificate of Registration sa BIR ng January 8, i-record mo yung transaction mo on a daily basis, yung sales mo at saka yung purchases mo, starting January 8. Huwag mo siyang i-compound na January 8 o 23, isang entry lang, wag. Daily. So, isang entry sa sales, isang entry sa purchases, i-record mo sa libro mo. Hanggang ngayon, ano ba ngayon? February 7. Okay? With that, mga ka-taxpayer kong minamahal, gusto ko lang banggitin ang mga pangalan ng kaibigan nating narito, si G. Santander, si Christopher Rosarda, si Roger Nueva, si Eljen Santos, at si ka-taxpayer Mau Brasa, at may humabol pa hong isa, si Jit Orcales. Magkano po pwede i-charge sa TP nag-aayos ng LoA? Depende, sir, kung magkano i-charge mo sa TP. Depende sa participation mo, scope of work, at depende doon sa gravity ng problema ng taxpayer. So, usually, yung kaibigan natin diyang mahusay sa tax, nagre-range ng 500,000 to 5 million ang charge. So, mag-aral na lang kayo para sa ikaw yun na lang ho ang gumawa ng solusyon sa mga problems nyo. So, kung gusto nyo naman kung gumawa ako ng manual para sa inyo, kontakin nyo lang ho. Okay, ito naman ho yung aking mga contact details. Ha? Puntahan nyo ho yan. And again, ini-invite ko ho kayo to be a member of my class para ho sa assessment. Mamaya, i-release ko lang. O, hanapin nyo sa aking Facebook tsaka YouTube yung i-release ko na ano yung ituturo ko sa inyo para ma-reduce ninyo. Yun lang naman eh. Sigurado may assessment kayo sa BIR. I-reduce ninyo yung deficiency tax. Yan ang pinakamagandang pag-aralan eh. Kasi ko konti lang ang may alam niyan. Kahit lawyer, hindi nga ma-reduce yung taxes eh. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, iniimbitahan ko kayo na maging miyembro ng grupo ko. Meron ho akong ilalabas na legal department. Kung wala ho kayong legal department, magbabayad lang ho kayo monthly basis. May lawyer na po kayo just in case na meron kayong tax problems, parang paluwagan, yung organization ko na ang sasagot na ibabayad sa mga lawyers ninyo. Yung kanilang tinatawag na appearance fee, pleading fee, at saka yung tawag nito acceptance fee. Magmembro lang kayo, sagot ko ho kayo sa mga lawyers na kailangan nyo. With that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Sandali lang, kung gusto ho ninyo ng ganitong libro, ayan ho, paki-scan lang ho ninyo at sa inyo na ho yan. See you later.